Convinced na ba ako na maganda ang Honda Rebel? Well, meron akong Honda Rebel. Hindi lang isa. Not one, but two! Please don't forget to like and subscribe and click that notification bell for new videos. Sige na! Click na yan! Click-click-click yan! Hi guys! Good morning! Welcome to another episode of Inday. Today, share ko sa inyo kung bakit love na love ko ang Honda Rebel. Bakit ba maganda ang Honda Rebel 500? So, pakita ko sa inyo yung mga features niya. Number one, dito sa instrumental panel board, makikita mo yung gas indicator. Tsaka syempre, yung kilometers per hour mo and yung mga trip na tinakbo mo. You have your automatic, yung starter mo dito, emergency hazard mo dito, and also yung quick start and off ng engine. What else? Dito naman is yung bright and low light mo, your horn, and yung signal light mo. Ang front tires natin ay nasa 130 by 90. And sa rear tires mo naman is nasa 150 by 80. Suggested tire pressure nito is, according to the manual, is around 29 PSI. So, yun yung pagkarga mo ng hangin. Tank liter. This is 11.2 liters. So, according to the manual ulit, advisable kung minimum of 91 octane and higher ang ilalagay mo. So, madali lang siyang bukas-sara yung gas tank. Kaya, so, yun. Dali lang. Then, to close it, press lang. Automatic na siya. Dito sa front part ng motor mo, may locking system din siya dito. Then, also, maganda rin, palitan mo yung muffler, yung exhaust mo, kasi yung stock niya, okay naman siya. Pero nga lang, kapag nasa traffic ka, hindi siya masyadong marinig. Mas gusto ko kasi yung kapag ka sumisingit ka, naririnig ka, habang nire-rev mo yung exhaust or muffler mo. Kung beginner ka, madali siyang dalhin. Kasi number one, yung seat height niya mababa. Tapos, hindi siya ganun kabigat i-maneuver. Hindi ko na sasabihin yung weight ko. Secret. Pero sa isang female rider, magaang na yung motorsiklo. Kaya ko siyang i-atras, abante, kahit ako lang mag-isa. So, another way din also, this is advisable sa mga daily commuters. Kasi, comfortable siya upuan. So, araw-araw, dahil mo sa work or kung saan man, sa shop mo, business mo, pang daily commute siya talaga. So guys, sa seat height niya, this is around 27.2 inches ang seat height. So, I'm a 5'4 in height. Depende naman, lapat na lapat ako dito sa motor ito. So this is very good for vertically challenged people.
po. Oh, yeah! Na gusto nila abot yung flooring na pagkakamol. And it also adds confidence kasi when you do writing, when you can reach the floor talaga. So, isa rin yung feature na okay dito sa hotel. Oh, yes, Daddy! Naglagay din ako dito ng RAM mount, X-grip para sa aking cellphone para pag bumiyahe, nag-uwis ka, helpful din ito. Pero this one is quite expensive kasi nga medyo malaki yung phone ko. So, kailangan mo ng malaking mount. Okay. Ano pinagkaiba ng Honda Rebel 2019 sa 2020? First, ang binago nila doon, LED na itong mga headlights mo, signal lights. Then you have the improved fork. Then, yung kanyang seat daw, mas makapal. And also, yung kanyang slipper clutch. May slipper clutch na rin siya. Wow! So, easy riding. And sa kanyang panel, instrumental panel, may gear indicator na siya. Oh, yeah! Pero for me kasi, as a beginner, I would rather advise people na mas okay din yung walang gear. Kasi, pag conscious ka sa gear, minsan hindi ka natututo eh. Panay na lang kada tatakbo ka, titignan mo kung anong gear ka na. Pero kung wala kang gear, mafo-force ka talagang pag-aralan at ramdamin yung motor mo. So, parang mas in one ka dun sa motor kasi nga, fini-feel mo yung takbo mo. Which for me, magandang maganda yun matutunan ng isang beginner rider. Pero the handling itself are all the same, the engine are all the same, mga konting upgrades. If it's your first time to buy a Honda Rebel, I would recommend na bumili mo na yung bago. Kasi yun yung pinaka-updated eh. Mas maganda pa rin yung kung bibili ka na lang, yung updated one na, di ba? Oh, yes, Daddy! Kasi tayong presyo ng 2020. So, kung medyo malaki difference, a 2019 model, good buy pa rin siya. So guys, for a standard bike, your Honda Rebel 500, is a best bike for a beginner, a daily commuter, at saka yung mga gusto lang mag-chill-chill ride siya. Actually, kaya mo pa rin naman hatawin to eh. Kayang-kaya pa yan. Gearing, handling of shifting ng gears, wala akong masabi kasi very smooth.
Ano masasabi ko ngayon sa Honda Rebel 500? Sulit na sulit for buying it. Worth it siya. Recommend it sa mga female riders like me who are having a hard time kumbaga, i-maneuver yung mga mabibigat at malalaking motor. This could be a good start for you. Oh, yeah. Hindi siya ganun kabigat kasi nakatulad ng mga ibang big bikes. Siyempre, when you go higher CC, siyempre, pabigat ng pabigat din yung makina ng mga motor. Sa 500, perfect na to. Kung hindi ka ng 400cc at dumiretso ka 500cc, okay lang. Yung difference, konting-konte. So, mas ma-advise ko pa nga mag 500cc ka na kagad. Oh, yes, Daddy! So, Honda, you can never go wrong with a Honda brand. You can never go wrong with a Japanese bike. So, maintenance, madali lang. You can do with the Honda Prestige, Honda Elite. Doon pwede mo pa-maintenance ito. Tsaka, Honda to eh. Maraming parts yan. So, hindi ka mamamoblema. So, guys, decidido ka na ba bumili ng Honda Rebel 500? Oh, well, yes, ano Daddy! Ano pa inaantay mo? Bumili ka na! At maging kagrupo ka namin dito sa aming Honda Rebel Owners Group. O, diba? Convince ka na ba na okay ang Honda Rebel? Nakita niyo naman, not one, but two Honda Rebels. Okay ba? Guys, if may comment, suggestion, or may mga katanungan kayo, just feel free to comment down below. And please, don't forget to subscribe and like my videos. And I hope na-convince ko kayo okay-okay ang Honda Rebel. Oh, yeah! So guys, thank you ulit. So ulitin, stay at home and stay safe. Makaka-ride din tayo soon. Bye! Think safe, ride safe! Think safe, ride safe!